Paano nangyaring nagwala itong si Sargento Roderick Lacanga? Sinagot po niya ako na walang kwentang presidente po at gano'n sabi sa akin, sir. Ay nako! Ulis ka na po, may mga kaso kaming nakalkal. Nasangkot siya sa isang kasong hold up, yung huhulihin at saka mang-hold up. Tutulungan namin kayo magsampan ng kasong administratibo pati doon sa pagbabanta sa inyo na ubusan ng lahi ng dahil lamang sa askal. Ang pulis, ehemplo dapat. Anong ginawa mo ron? Madali kang magalit. Ay bibubunot ka na lang ng baril. May pagkaiba yung animal sa tao. E paano pag ang tao naging asal animal? Lalo-lalo na kapag yung tao nag-asal askal. Yung asong askal pag-alagala medyo nagwawala. Pero yung asong bahay, maamo, ay nakakaintindi. Humihingi po kami ng tulong kahit po may nakaalitan po kaming kapitbahay na pulis. Nagsimula po yun noong December 3, 2020, alas 8 ng gabi. Nagpahuli po siya ng aso sa loob ng Antoinette Town Homes. At walang koordinasyon sa aming homeowners association. Dahil presidente po yung asawa ko dito, tanong po yung asawa ko kung kanino po sila nakipag-coordinate. Ang sumagot po si SPO3, Roderick Lacangan. Sinagot po siya, wala daw pong kwentang presidente at bobo hanggang sa magtalo po sila. Pinagmumura kami, naghamulan ng suntukan sa asawa ko hanggang sa mamatay. Kaya nagpa-blatter po kami no, sa barangay. Bumalik kami kinabukasan ng December 4, 2020 para mag-file po ng reklamo laban kay SPO3 Lacangan. Naulit po uli noong December 5, 2020, alas 8 ng umaga sa harap ng tindahan. Pag hindi ka pulis, sir, papatulang kita. Okay, kwento mo sa akin, ikaw ay ang presidente ng nasabing subdivision niyo dyan na privado, nakita ko may gate, may bakod, at walang dumadaan dyan ang mga public transport, maliban lang ang mga sasakyan ng mga homeowners at yung mga pumapasok ng tricycle na hinahatid yung mga naninirahan dyan. Tama? Tama po, sir. Okay. Itong nangyari na to na hindi nagustuhan nitong si Sargento, Police Executive Master Sergeant, si Roderick Lacangan, paano nangyaring nagwala itong si Sargento Roderick Lacangan? Noong December 3, sir, ng gabi, alas 8 ng gabi, nagpahuli po ng ASR sa Valenzuela Animal Control Unit. Mm-hmm. Ako po sila sa loob na nanguhuli, kaya po tinanong ko po kung nakipag-coordination sa Homeowners Association o sa aming mga officer po kasi ako po yung presidente. Mm-hmm. Ang sumagot po, sir, si SPO3 Lacangan dahil sinamahan niya po sila na manghuli sa loob ng townhomes. Sinagot po niya ako na walang kwentang presidente, buo at gano'n, sabi sa akin, sir. So, ano nangyari? Anong sinabihan ka noon? Medyo nagtalo na kami, sir, dahil hindi na maganda yung sinabi sa akin, sir. Hanggang nagwala na si sir, naghamon ng suntukan at makikita naman yung sir sa CCTV ng aming kapitbahay. Nakikita ko nga ngayon ang CCTV na nakikita na tinuturo-turo ka sa mukha mo, tinuduro-duro ka rito at pagkatapos merong isang naka-ID dyan. Yan ba'y barangay? Yung po, sir, yung nakikita nyo po, sir, yung mga nanguhuli ng aso. Nung tinanong mo sila kung meron ba silang coordination na ginawa nilang panguhuli sa loob ng pribadong subdivision, ano ang sagot ng mga nataga City Pound? Hindi na po nakasagot yung City Pound, sir, kasi ang sumagot na si SPO3 Lacangan na po, sir. Kung may nag-report na homeowners, dapat nakalag dyan at titingnan ngayon, dadaan muna sa inyo, sa inyong clubhouse or sa opisina ninyo, ginawa ba ng mga taga City Pound dyan? Hindi po, sir. Wala po silang ginawang koordinasyon sa amin, sir. Okay. Nung umalis ba sila? Sila ba'y nagpaalam sa inyo o nagsasabi, pasensya na po sa nangyari? Hindi na po, sir. Sila nakapanghingi ng dispensa kasi umalis na lang po sila, sir, kasi nagkagulo na. Sa mga City Pound ba natin, sir, pag nanghuli ng mga aso sa City Pound base sa ordinansa, yung mga askal, sa umaga ho ba ginagawa yan, sir, o sa gabi, or sa anong oras ba? Wala bang oras yan? Anytime? Yes, sir. Pwede? Sa operation po, 24-7 po yun. 24-7. Okay, sir. Malinaw. Ano, sir? Yes, sir. Okay, pagdating ho sa mga pribadong subdivision, sir, kinakailangan ba, sir, ng coordination dito? Kung private po yung compound o yung subdivision, sir, meron po silang request na binibigay. Ang operation po, alam ko po yung sa Antoinette Subdivision. Kasi po matagal na, sir, yung dating pamunuan,
may request po sa aming tanggapan. Mm-hmm. Kaya lang matagal yan. Kaya automatic na rin po kami na umiikot okay. doon sa lugar. Eh, yun po, bago po ata yung bagong pamunuan. Bagong pamunuan sa tama ho kayo, sir. Kung meron po sigurong mga complaints, yung sa proper channel na lang po para... Yes, sir. Wala hong problema. Tinanong ho namin yung protocol, sir, kung anong tamang pamantayan. Nakita ho namin, sir. At dapat naman ho, pinatutupad yung ordinansa ho yan pagdating ho sa sistema ng panguhuli ng mga askal, sir. Ikay bagong presidente, ikay Mr. Roland, alo, gusto kong sabihin na parang wala kaming pinapanigan. Sana pahayaan mo muna ako magsalita rito. Responsibilidad din ng iyong subdivision i-report yung mga askal na pagkalat-kalat dyan. Ngayon, meron naman talagang tamang pamamaraan sa pamamagitan ng ordinansa ipinasa ng batas sa siyudad ninyo na lahat ng mga askal i-either kukunin niya ng city pound para for adoption. Sinasabihan ko na rin po yung mga homeowners, sir, na itali na yung mga aso kasi may city ordinance ng Valenzuela. At hindi naman po kami tutor doon, sir. Ang gusto lang po namin, coordination po. Okay. Ito na yung narareklamong sarhento, silakangan. Sana sumagot. Mm-hmm. Sige, di bale, balikan natin muna. Baka nasa duty siya. May mga kaso kaming nakalkal. Nasangkot siya sa isang kasong hulid up, yung huhulihin at saka manghuhold up. Officer in charge, Chief Superintendent Rongavilla, kilala ko to, ordered yesterday a palagang summary proceeding or three policemen allegedly extorting money. Bangungoto sa mga motorista na dumadaan sa sinasabing tondo. Ito sinasabi ni Senior Police Officer 2. SPO 2 pa siya noon, Roderick Lakangan. Pero report na caught receiving marked money sa dalawang victim. So, talagang sineta po sila ng entrapment para din siya sabing sa hold up and extortion. Sabi ho ni Rongavilla, inaka-head ho, Manila Police District. Itong sinasabi ngayon, nahaharap po sila sa robbery, extortion, acts of lasciviousness. Abay, teka muna, bakit nandito pa sa servisyo itong putok sa na to? Ano kaya nangyari dito? Ako'y tatanong lamang, ano, ito ba'y dumaan dyan sa inyong reklamo laban dito? Sir Ben, nagkaroon sila ng complaint dito. Both parties ay mayroong complaint. Yes. Nag-counter po yung sila ng kanilang mga complaint. So, ito yung nabigyan ng direct certificate to file action, ah? Yes po, sir. Alright. Nabigyan natin. Okay, hindi ko napapakialaman, sir, kasi yun pala ginawa ninyo na hindi nyo mapayang pag-ayos. So, binigyan yung certificate to file action. Salamat mo lang sa iyo, Kapitan, ano? Yes, sir. Anytime po, anytime. Nakausap dito si Batas Mauricio sa pahayag niya sa nangyaring insidente. Well, ito mga ganitong klase ng pulis, sa totoo lang. Ang dahilan, kaya't ang tao wala nang katiwa-tiwala sa kahit kaninong pulis. Ang tingin na kasi ng mga tao ngayon, dahil sa kagaguhan ng mga itong pulis, bugok ang lahat ng mga pulis, bagamat iilan lamang naman yung talaga namang nabubugok sa kanilang kaisipang napaka makapangyarihan nila. Dito sa ganitong klase ng kaso, ang dapat pong sinasampa dyan sa pulis, administratibo. Ano yung administratibo? Internal Affairs Service ng PNP para masuspindi o matanggal sa tungkulin yung pulis na yan. Na conduct unbecoming. Baka sabihin naman ang talagang hindi katanggap-tanggap sa kapulisan. Yan po ang tinatawag na grave oppression. Grave abuse of conduct. Oppression, misconduct, at po pwedeng suspende ang pulis o di kaya tuluyang matanggal sa tungkulin. Sa pagkakasampa ng kaso laban doon sa bata, yan po ay isang uri ng abuso kontra bata. Paglabag po yan sa dalawang batas, Presidential Decree 603 ng Pangulong Marcos at Republic Act 7610. Ang anumang pagkilos na magbibigay sa bata ng masamang kaisipan, magbibigay ng takot sa kanya dahil sa kung ano pa mang kadahilanan, yan ay abuso sa kanyang karapatan at pwedeng maging batayan ng kaso, abuso kontra bata sa ilalim ng Republic Act 7610 at Presidential Decree 603. Tama si Attorney Batas Mauricio dahil lamang sa katarantan, bastos, gag, istup, gunggong na mga pulis, mangilan-ilan lang sila. Sila ngayon ang nakakasira sa mga imahe na matitino. Marami hong matitinong pulis. Linawin ho natin, para wag ho magalit at sumiklab ang damdamin ng iba. Ang trabaho ko ho, sabihin sa inyo kung sino yung mga gagtarant, bastos, gong, abusado
na walang karapatan manatili sa serbisyo pagiging alagad ng batas. Mag-iingat kayo. Lalo-lalo na ngayon, nag-umpisa na yung giyera dito. Kinakailangan masulat natin yung complaint mo na yan kahit na nagkorte na kayo para matanggal sa serbisyo sa pamamagitan ng pagsampa ng kaso sa IAS at Sinapolcom. Mag-iingat kayo ha. At pakisabi sa Homeowners Association, bantayan ang kilos at galaw nitong pulis na to. Pagluloko-loko siya, picturean, videohan, ipadala sa amin para magiging sapat na ebidensyang magagamit na matanggal siya sa serbisyo, opisyalis ka ng subdivision. Kayo may karapatan magbantay sa loob ng sinasabing subdivision kahit na pulis siya, residente lang siya. Sumunod siya sa patakaran ng residente, ng homeowners ninyo. Hayaan nyo na kami magtrabaho. Cargo na namin kayong dalawa, okay? Opo, sir. Ingat. Salamat po. Walang anuman. Ang tawagan nga to. Good morning, sir. Naka-formation po kasi kami ngayon. Sir Ben, ako ginagalang ko kayo. No? Kasi ako naman, kahit yung mga kapatid mo. Pero mali ang sumbong. Ako ang biktima rito. Naapektuhan ang pamilya ko sa pinalabas mo na video clip. Kaya medyo emotional ako. Bibigyan kita ng pagkakataon magsalita. Sige. Hindi, ang sa akin lang, Sir Ben, sana kinuha mo muna yung panic ko. Well, Master Sergeant, tinatawagan ka namin. Hindi mo sinasagot yung telepono. Nanawagan ako sa ere. Nanawagan ako na pwede kang tumawag sa amin. Ngayon, ako na mismo tumawag sa iyo habang nasa formation ka. Sinagot kita. Sinagot ko yung tawag. Well, sir, sandali muna, Sir Hento. Kung sinagot mo, maraming salamat. Hindi kita i-hold, pero mas maganda sigurong ayoko madistorbo habang nasa formation ka. You go ahead and okay, attend to that. Okay lang, sir. Okay lang. Sige. Nag-excuse na ako. Okay, ganito na lang. Sarge, kasi ganito. Sarge, sandali muna. Let me talk to you. Ito yung akusasyon sa iyo ng kapitbahay mo. At ito, hindi lang kapitbahay mo, pati mga kauri mo sa subdivision na yan. Nakita rito, may video, Sarge. Sandali. May napiti ka ng video. Itong sinabi mo rito, ubusan na lang ng lahi dahil kayang-kaya kong ubusin ang lahi nyo doon sa presidente ng asosasyon. Pangalawa, kinamon mo ng suntukan yung kapitbahay mo na presidente, tinanong, bakit hindi ka nakipag-coordinate? Wala namang problema roon. Hindi mo na gusto ang tinawag mong bobo. Tanga, hindi ka naging presidente. Hindi mo nagustuhan yun. So, pati ba naman yung 15 anyos na PWD na bata, sinampahan mo ng ano to? So, sa titig lang? Pwede naman, ako naman po ang pwede. Hindi, patapusin mo muna ako. Ito yung mga charge sa'yo. Hindi ako nakipagtalo sa'yo. Sagutin mo to. Ito ang inarereklamo sa'yo. Pang-apat, okay ka na ba sa kaso mo ng Hulidap noong 2010? Ganito, Sir Ben. Ang umpisa niyan, nagpahuli ako ng aso. At ang kaso namin ay sumampa sa piskalya ng Valenzuela. Charge, counter-charge. Nireklamo niya ako, nireklamo ko siya. Ang nireklamo ko sa kanya, inamon niya ang pagkapulis ko, dinuro-duro niya ako, at nag-obstruct siya sa pagpapahuli ng aso. Ang sinabi niya, walang pulis-pulis dito, siya ang presidente ng Homeowners Association. May video ka ba niyan? Hindi ko kailangan ng video diyan. Bakit hindi mo kailangan? Ebidensya 'yan. Hindi na po kailangan ng video diyan. Marami yung tao diyan na maraming tao na hindi pabor ginawa mo. Sige, ilabas niyo po yung mga taong nagsasabi na ako ang may kasalanan. Una sa lahat, hindi ako nag-akusa sa iyo. Inaakusahan ka ng kapitbahay mo at sinasabi ko lamang kung anong akusasyon. Bakit ako kinakatalo mo? Mali ka ata. Hindi pagtalo. Hindi ako nakikipagtalo. Alright, sige. Sige. Huwag niyong dagdagan yung ano. Hindi, kasi nakikipagtalo ka saan sinasabi ko. May video ako. Sinasabi mo, hindi na kailangan ng video. Ano kailangan ng ebidensya? Wala. May witness na nga dyan eh. May marami nang nag-witness, maraming nakarinig, maraming nakakita kung paano ako inalipusta at nakialam ang asawa niya sa pagtatalo namin. Unang-una, sinasabi niya, Homeowners Association, presidente siya. Inanong ba ninyo kung ito ba yung Homeowners Association nito ay nakarehistro sa SLURB? Kung siya ba ay lehitimong presidente? Kung siya ba ay may maipipakitang mga ebidensya na papeles na magpapatunay na siya nga ang presidente? Gagawin ko yan. Oo, gawin. Gagawin ko yan. Gawin niyo po. Okay, sige, gagawin ko. Okay, tuloy mo. Gawin niyo po kung anong klase. Dito, tuloy mo na. Wag ka na makipagtalo. Gagawin ko yan. Wag mo akong turuan trabaho. Gawin mo. Sige, okay, tuloy mo. Okay. Sana inalam niyo. Sarge, sandali. Sige, Sir Ben. Sige. Okay, ganito lang gusto kong sabihin.
Kung ikay pulis, investigador, tinatanong kita, ito yung ginawa, ito yung inaakusa sa iyo, sasagutin mo, hindi yung ako, pinopilosopo mo, sinasabi mo, hindi mo ginawang trabaho mo, sarhento. Sandali! Sandali muna! Sandali muna! Magsalitang pinipilosopo kayo dahil hindi biro. Sandali muna, nakikipagtalo ka na sa akin, hindi tayo ang problema. Sandali! Pagtalo, meron pa akong... Ito, apat na akusasyon. Dalawa pa lang nasagot mo. Okay, pangatlo. Sinagot ko na yan, Sir Ben. Sinagot ko na yan. Alright, sige, pang-apat na tayo, ha? Sarge, may kaso ka ng 2010. Hulid up. Si Ron Gavilla. Ito ngayon, hawak namin. October 3, 2010. Sige, Sir Ben. Halungkatin mo. Mas mabuti pa, halungkatin mo. Okay, ngayon. Ang tanong ko man sa'yo, ito ba'y okay na tayo rito? May decision na po yan. Sino nag-decision? Under IAS yata yan. Alright. Pero nag-motion po kami dyan sa NAPOLCOM. Pero ibinalik lang sa kanila kasi wala silang, yun yung naging basihan. Gusto ko maiprove sa inyo na hindi ako ganong klaseng tao. May takot ako sa Diyos. May mga anak ako at kilala ang pamilya ko sa lugar namin na hindi, wala akong sinamantalan tao, binastos. Pwede ako magsalita? O sige po. Alright, sige. Yung sagot mo sa akin, alam ko lahat. Kaya kita pinapasagot. Kasi doon na sa lahat, wala namang masama doon, papahuli mo yung mga askal. Walang masama roon, tama ka roon. Sir Ben, walang masama talaga. Dahil nagpahuli lang ako ng aso, nilapitan niya ako at kinumpronta. Akala ko ba naman pasasalitain mo? Ikaw na nagsasalita eh. Siguro mas maganda iharap ko kayong dalawa. Sa totoo lang, medyo sobrang character assassination yung dinanat mo sa akin. Character assassination? Binitawan mo sa... Well, una sa lahat, makinig ka, ano? Okay, ganito na lang. Hindi na kita kakausapin. Mag-formation ka, mag-marcha-marcha ka muna. Huwag mo akong tuturuan. Binibigyan kong karapatan mong mapakinggan. Nakikipagtalo ka sa akin. Alam mo ang gagawin ko sa'yo, ilalarga kita pag hindi ka titigil. Una sa lahat, sandali, pasalitain mo ako. Isa-sum up ko yung sinabi mo na. Pakinggan mo muna ako. Ito yung sagot mo eh. Gusto kong... Kasi hindi mo pinapakinggan yung... Okay, ganito na lang. Ilalarga na kita. Larga! Character assassination ang ginawa mo sa akin, Sir Ben. Kung talagang character assassination ang ginawa ko sa'yo, una sa lahat, ito ang bitag, sasabihin sa diretso. Simple lang, mas magandang makita muna ang video ng pagwawala. Ay nako, sinabi mo yan ha, naka-record, sige, nagbabanta ka. Pulis ka sir, hindi kita lalabanan, pulis ka. Andito po kami. Kasi ang nag-ano doon. Hindi po magagamit ang video mo. So, subukan natin. Sa pang video rito, itong actual na panduduro nung habang nagalit siya at tinawag niya. Sige, ito. Ayan, dinuduro-duro niya yung homeowners na kasando siya. Si nagduduro-duro. At yung mga naka-ID niyan, tinawag niyang bobo, etc. Hinaawat na siya. At yung mga taga-City Pound, nabahala, hindi na tinuloy yung sinasabing paghuli ng mga aso sa gabi, 24/7, kasi nag-aaway na at nagwawala na si Lespo. At yan ang video nakikita nyo, walang audio, pero maraming kapitbahay na nagsasabing naghamon pa to dito at nakakita. Yan mga tao nakikita nagtitistigong inaawat ang pagwawala. Nakasandong puting t-shirt yan si ano. Pati na mismo, pati yung mga taga City Pound, inaawat na. Ang ginawa ng City Pound, hindi na sila nang huli kasi hindi sila nakapag-coordinate. Itinawag nitong si Sargento. Hindi na gusto ni Sargento ang tanong ng Homeowners Association doon sa mga City Pound kung may coordination sa barangay dahil sa kanilang subdivision, dahil pribadong subdivision. Inaawat ni si Sargento, ayan. Ang sinabi ni Sargento rito, kaya nabahala ang City Pound, suntukan tayo hanggat kung sinong mamatay. Sinabi niya, hindi na kinakailangan ng ebidensya. At may mga tao dahil panalo siya sa piskal. Makinig ka, Sargento. Di pa tayo tapos dito. Kung ganyan ang estilo mo, at binigyan kita ng pagkakataon, tinuturuan mo ako, ikaw ang nare-reklamo, ikaw magpaliwanag. Hindi namin estilo maninira ng yung pagkatao ng isang individual. Kinukundi na namin yung askal. Pakinggan mo ako. You're supposed to preserve and protect kahit na ikay pribadong individual, protektahan mo ang kapwa mo sa loob ng subdivision. Hindi mo kinakaaway. Hindi ka naghahamon ng suntukan kung sino mamamatay. Hindi mo lalait, hindi mo tatawagin bobo, tanga, estupido. Huwag ka maglalakad ng half-naked na sinabi mo, respetado ka, pinagmamalaki mo ba? Kolokoy ka pala eh. Ang sinasabi natin dito,
at sa NAPOL kung dapat ma-review yan. Kaya nagkaroon ng mga nuesca sa appellate board kung saan man yan, nahihilot kasi. Sino may sabi niya ng vice chairman ngayon ng NAPOLCOM, ka-interview natin. Kung nakikinig ang IAS, papano ito na sinasabing napawalang sala at hindi nabigyan ng parusa base doon sa nagpositibo sila, sila ay nahuli sa hulidap ng pangungutong sa may tondo. Ayan, nakikita ngayon ninyo. Ipaliwanag mo yan. Kung ayaw mo paliwanag, kakalkali namin yan.